Kamunay nga po ng maras na dispersa sa tapat ng U.S. Embassy. Makausap natin live din sa studio si NCRPO Chief Oscar Albayalde. Chief Superintendent Albayalde, good morning po. Good morning, Igan. Kasama po natin si Ray at si Connie. Ano na po initial investigation o resulta ng pagsuri nyo dito sa nangyari po dyan sa harap ng U.S. Embassy? Ang lumalabas sa initial investigation natin, yung mga nasaktan doon sa party ng mga ating mga protesters, mga kababayan natin, or mga around 22 na nasaktan, no? Doon the part of the policemen, ang nasaktan doon is around 35, no? Yung na-aresto naman ay mga around 21. Two of them are minors. However, yung mga na-aresto, pinakawalan naman natin sa mga lawyers ng mga protesters. Mm-hmm. So wala tayong kinulong. Wala tayong kinulong doon sa mga nahuling mga protesters. Anong injury po? Kasi nakikita na natin yung nagrarally, no? Ano pong injury ng police natin? Mga minor lang naman. Meron tayong health service o yung clinic doon sa MPD, no? Doon sila binigyan ng karampatang... Okay. Ang kwento nung sinabi daw ni Deputy Chief Pedroso na ba't di... Yung pag-chinalis na galito siya, di ba? Dahil nalagpasan nga yung hanay ng police. ang kwento... Talaga ba sinadyang sagasaan itong mga nagrarally? Ano ho bang, sino ho ba yung driver ng mobile na yun? Ang driver doon is si PO3 Franklin Co. Opo. No? Ano pong kwento niya? Ang report nila sa atin is nakita yung sasakyan na inuyog-yog. Wala kasing initialing laman yung sasakyan na yun, nakapark. Okay. At inuyog-yog at pinupukpok ng mga rallyista. So just to save yung vehicle na yon, yung driver, para ma-extricate niya yung sasakyan na yon, pumunta dun sa mobile car. However, nung tumakbo siya dun, hinabol siya ng mga protesters. No? So natakot siya, kinuyog siya ng mga nagpo-protesta. And yung siyempre, nataranta na siya. Because of you know, yung life preservation ni Kanga na sinasabi na nalagay sa alanganin yung kanyang buhay din, no? So yun yung nangyari doon, at makita natin sa video talagang inabante niya yung sasakyan, no? Pero hindi naman kagaya nung sinasabi na inatras abante. Hindi naman atras abante yun. Inabante niya, and then siguro nung may tinamaan siya, inatras niya ulit. So yun yung nangyari actually doon. Yes. May mga sinasabi rin kasi yung mga protesters kahapon, ano, na para bang inutos daw ito ni Deputy Pedroso na talagang to ram yung kanilang police mobile dun sa kanilang mga protesters. Ano, pwede ho ba natin linawin yun, ma? Well, hindi siguro, no? I don't think iuutos ng ating senior officer yon na si Senior Superintendent Pedroso. Well, just to inform the public, no? After this incident, minabuti na natin na iparelieve nga lahat itong mga involved na officers dito, from Senior Superintendent Pedroso down to the ground commander, at saka lahat pa ng mga officers, particularly yung involved na driver dito. Na-underestimate ho ba itong lakas, yung puwersa din ng mga rallyista? Paano ho ba nangyari? Walang permit ho ito, ano? Definitely. Yes. And then, paano ho nangyari na talagang na hindi napaghandaan ng mga polis yung biglang dagsa o yung puwersa nitong mga rallyista? Well, that's one thing, kasi lightning rally to, eh. Biglaan. Nag-start sila doon sa TM Calao. Tapos meron kasing mga mangilan-ngilan sa kanila, tumakbo agad doon sa vicinity ng US Embassy. Mm-hmm. Na kung saan meron din mga CDM contingent noon na puro babae. Mm-hmm. Pagdating pa lang nila kasi doon, violente na sila. Mm-hmm. Nagtatapon na ng pintura, ng kung ano, bato sa mga PNP contingents natin, sa mga CDM contingents natin, pati yung sa wall doon sa US Embassy. Mm-hmm. So pagdating pa lang nila, talagang medyo violente na sila. Aggresibo na kagad sila. Hanggang saan ho ba ang maximum tolerance sa mga police? Katulad niyan, sinasabi niyo sa panig niyo, sinasabi niyo yung mga rallyista, sila yung unang naging violente. So pagka ganun, ano ho bang instruction? Dahil si Pedroso po, narinig namin kanina na parang lumaban kayo. Bakit kayo papatalo? So hanggang saan yung tinatawag nating maximum tolerance? Well, number one, yung pong tolerance natin, kahit na walang permit yan, tinotolerate naman natin yan. Provided na
peaceful po yung ating mga ralista. Pero pagdating dito kasi, violent na kagad sila eh. Diba? And it's very basic. Violence will be met by violence also. Di po ba? Yung driver mo ba nung, yung polis din ho yun, no? Yung driver nung mobile na yon. Hindi mo ba siya dumaan ng training? Ba't nauna yung takot niya? Eh, polis po siya. I'm sure dumaan po yan ng training kasi PO3 na yan. Pero kasi pag ganyan, ganyan rally, di ba, expect the worst. So ba't siya matataranta rin ho? Yun yes. Yung sinasabi ho ng publiko eh. Yes, yun po ang isang ano dyan kasi PO3 na siya. I'm sure experience na yan. But the thing is, siyempre, pag nandun na kasi, alam mo, igan, pag nandun ka na at yung buhay mo ay nasa panganib, no? Kung minsan talaga yung isang tao nararattle, okay. No? At siyempre, hindi naman po katulad natin yan na merong mga training that could withstand yung stress talaga, no? Opo. And yung sinasabi nga nating stability under pressure. Mm. Pero yung driver ho ng jeep, no, na pinagpupukpuk po, tas iniwan eh. Bago may dumaan na lang ng isang senior officer para dali. May pananagutan ho ba yung mga nanakit na polis doon? Yes, of course. Iniimbestigan po natin yan. Actually, nag-ano na tayo. Nag-create na tayo ng special investigation task group dyan. Opo. No? At the same time, meron pong investigation coming from the national headquarters to be led by the CIDG. Opo. Yes. Okay. Good luck ho. Maraming salamat. Maraming aral tayong matututunan na naman dito. NCRPO Chief Oscar Albayalde. Good morning po. Maraming salamat po.